hear yourself? Niloloko ka niya, Elias, and I don't know why you're letting her. Kung wala akong balak gawin, I will. Mira! Tama na! Tama na! Elias! Hindi mo ba ako narinig? Nakita ko yung killer bright. Kaya kung sinasabi niyo na sinungaling si Emma, di sinungaling rin ako. Tanggapin niyo na kasi na walang kasalanan si Emma sa nangyari kay Sir Justino. Dahil biktima rin siya nung gabing yun. Emma, sandali! Bakit mo ginawa yun? Ano ibig mong sabihin? Anong sinabi mo kanina? Totoo ba yun? Nakita mo siya? Oo! Eh bakit hindi mo sinabi sa akin? Eh, dahil ayoko maniwala nung una. Alam mo naman na hindi ako naniniwala sa mga ganyan, di ba? Pero nakita ko eh. Kahit na! Dapat hindi ka nalang nagsalita! Dapat tumahimik ka na lang! Bakit ka ba nagagalit? Emma, pinagtatanggol kita. Dahil ang tingin ng mga tao sa'yo, sinungaling, mamamatay tao. At alam mo natin na hindi totoo yun. Alam ko! Yes! Hindi mo ba naalala yung sinabi ko sa mall? Layuan mo ko! Layuan mo ko kasi wala akong mabuting may dudulot sa'yo. Ba't ba ayaw mong makinig? Ayaw kong madamay ka. Madamay saan, Emma? Emma! Daddy, pwede po ba tayo mag-usap? Miss Daddy. Miss Daddy, bakit niyo naman po pinost yung video nung ganun? Alam niyo po yung totoong nangyari, di ba? Miss Daddy! Alice! 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 Andito siya! Andito siya! Mapatay niya ako! Miss Tati, baka naman po pwede tayo mag-usap. Gusto ko lang po iklaro yung totoong nangyari. Si Sir Justino yung mali. Siya po yung gumawa ng kasalanan sa'yo at sa'kin. Bakit hindi po siya yung parusahan ninyo? Bakit ako po na babae at biktima katulad niyo? Miss Tati, baka naman po... Hindi niyo po ba naisip na oras na para sabihin sa pamilya niyo ang totoo? Anong totoo? Si Miss Tati na ho ang dapat magsabi sa inyo. Tell us what. Ano naman pakanang ito? Emma, anong nangyayari? Yung video na kumakalat, totoo ba yun? Nangyari ba talaga yun, apo? Opo. I knew it. Pero hindi po ganun. Alam po ni Miss Tati yung totoong nangyari. Nandun po siya. Tatiana was there? Alam niya po yung buong nangyari. Alam niya po yung... Tungkol kay Sir Justino. Tumigil ka! Ariana! Stop it! Ano ba naman ang ginagawa?
ginagawa mo? Ano namang ginawa ko? Of course, Mama! Ako na naman yung sisisihin mo, right? Because you always think the worst of me. Dati, tama na! Bakit ganun, Ma? Di minsan, Ma. Di minsan, Mama. Kinumpihan mo ako. Anong ibig mo sabihin? Lagi naman kitang kinakampihan. Nung namuntis ako, Ma! Kasi mo ako namunti ako. But I was raped, okay? I was raped! Salita ako. Sisirain niya ang reputasyon ng kapatid ko! What's the point? Diba? It's useless! Nalaman ang lahat. Nabuntis ako. Nung nalaman yung lahat, nabuntis ako. Di isa sa inyo. May nagtanong pa sa inyo. Kung okay ako. Kung ano nangyari sa akin. Isa sa inyo, walang nagtanong. Isa sa inyo. Inisip niyong lahat. Ginusto ko yun. Na-deserve ko yun. Wala kayo. Wala kayo. Wala kayo. Wala kayo. You've always been a selfish man, but this... Hinayaan mo magdusa ang sarili mo, kapatid, para ano? Ha? Para maprotektahan niya ang reputasyon mo? Maprotektahan niya, Lord? No, he wasn't, Tati. Ginamit ka lang niya. Ginamit ka lang niya katulad ng paggamit niya sa lahat. Just so he can be the best, the perfect mayor of Las Estrellas. Tumigil nga! Wala kang alam sa pinagsasasabi mo. Anong binablockmail niya sa'yo, ha? Ano naman ginawa mo? Sila naman babae kinalang daring mo? Ito, wala kang karapat. Ano pa sa pagsalita, anak mo? Ha? Bitaw mo siya! Tama ang report ni Emma. Totoong binablockmail ni Justino, si Juan Felipe. Pero hindi sinabi kung ano eh. Galit na galit nga nung tinanong ni Alice. Anong alam mo tungkol dito sa assistant ni Juan Felipe? Ah, si Ivan. Matagal ng assistant ni Juan Felipe. Loyal kay Mayor. Pero minsan ko lang nakasalamuha yun eh. Si Mayor na pinaghahalo ang trabaho at ang pamilya. Teka, bakit mo na itanong? Kung may sekreto man si Juan Felipe, siya lang ang nakakaalam nun. Pinasurveillance ko na siya sa mga tao ko. Pinaghahanap ko sila ng magagamit natin laban kay Juan Felipe o laban sa kanya. Just because you can keep it in your pants! Ano bang klaseng babae yan? Ha?
At kailangan pa isikreto. Huwag kang magmalinis, ha? Di ba ikaw rin? Nahiwalay ka sa asawa mo, di ba? Dahil sa pambababae mo. Di ba? Bukas, pupunta tayo sa police station. Ipapakita natin ang video. Ano? Sasabihin na natin ang totoo. Ano? Talaga bang naihibang na kayo? Na gusto niyo masira ang reputasyon ni Tatiana at ang buong pamilya natin? Bakit masisira? Ang masisira ay ang Justinong niyan. Pero pa pwede siya maging suspect sa pagpatay kay Justino? Gaya ng pagdiin mo kay Ama? Bakit hindi? Kung mapoprotektahan ko si Tatiana, walang kaso sa akin yun. Wala akong pakialam kung makulong ang babaeng yun. Walang makukulong! Dahil sinabi mo, walang physical evidence sa krimen. Ngayon mo ipakita yung pinagmamalaki mong kapangyarihan, Mayor! Pero Ma, malalaman ang lahat. Malalaman ang lahat na biktima ka. And that you survive. At sa kabila ng lahat, malayo ang narating mo na. Dahil hindi ka nagpatinag, everyone should know how strong a woman you are, anak. I'm sorry, anak. I didn't know. I didn't want to know. I'm sorry. No. You're not doing it. Tinawagan na namin si Chief Del Cuesta. Papunta na nga dapat sila dito para questionin si Emma because of that video. But we told them to just expect Tatiana at the prison tomorrow. We will do this with or without you, Juan Felipe. Ano nangyari sa simbahan? Mukhang nagawa na nga ni Emang makuha ang loob nung alaga ni Bitong si Elias. Halata kanina na may nararamdaman siya para sa anak-anakan mo. Expected naman na yun. As long as walang feeling si Emma sa kanya, tuloy-tuloy ang plano. O sige. Humanap ka ng ibang matutulugan mo ngayong gabi. You heard me. I don't want to be in the same room as you. Huwag mo akong galitin, Alice, ha? Alam mo mangyayari. Ayaw mo akong bumalik sa dati, di ba? Eh di magalit ka. Wala akong pakialam.
Anong sabi mo? Anong sabi mo? Anong sabi mo? Tama ka! Ayoko na! Gusto mo bang sabihin ko sa lahat kung paano tratuhin ng magaling na mayor ng Las Espadas ang kanyang asawa, Tito Felipe? O gusto mo bang sabihin ko sa kanila kung paano mo pinagtangka ang patayin si Emma sa San Lucas de Oro? Kakalapitin na dapat ng mga tauhan mong gatilyo, hindi ba? Kung hindi lang sila naunahan. I can hold a press conference at sabihin sa kanilang lahat na guilty ka katulad ng ginawa mo sa akin noon. Eh, ba't kaya nandito ka? Ha? Ang dali-dali kong patayin ng alaga habang natutulog. Alam ko, ang pinakamahalaga sa'yo, Tito. Tinalikuran mo nga ako nun, hindi ba? Para lang dyan sa reputasyon mo. Ano na lang ang sasabihin ng lahat kung malaman nilang natagpo ang patay si Emma sa mansyon ng mga De La Torre? I'm sure, ayaw mo na namang malagay sa iskandalo ang pamilya mo. So you see, ito ang pinakaligtas na lugar para kay Emma. Dahil alam kong hindi ka maglalakas loob na saktan siya rito. Huwag ka masyadong kampante. Baka nakakalimutan mo. Ako ang nagdidesisyon sa buong Las Espadas. Ako ang pinaniniwalaan. Ako ang magsasabi kung ano ang tama at kung ano ang mali. Ako si Mayor Juan Felipe. Tandaan.
Alice. Okay lang po ba kayo? Don't worry about me, Emma. I'm okay. I'm okay. Matagal lang yan. Huwag ba kayong sinasaktan? Isuot mo ang crystals na to para sa masarap na pagtulog. Ito naman, itabi mo sa'yo habang natutulog ka. Pwede sa bedside o sa ilalim ng unan. Ano na, kamusta naman kayo ni Mayor? Pinapagod ka pa rin ba niya gabi-gabi? Nako! Bagong kotse na naman tong kaibigan natin, ni Rewardan. Ay nako, oo. Grabe ang energy ni Mayor sa kama. Inuubos sa akin. Palipasa, boring kasi ang asawa. Hoya, galingan mo pa ha. At mag-ingat ka dyan kay Mayor. Dahil balita dyan ay napakahilig sa babae. Kung hindi pinagsasabay-sabay, nako, nagpapalit agad. Ay, huwag ka. Kakaiba ako. Ako, matagal. Paano ka naging iba? Basta. Okay. Ex. Hi. Okay, enjoy. Ikaw na muna bahala dito. Galit ka ba sa akin? Dahil nakita ko yung nakita ko kagabi? Galit? Nahihiya. Nakita mo kagabi kung gaano ko twisted yung pamilya ko. Alam mo kung anong nakita ko? Mahal ka ng mommy mo. At gagawin niyo ang lahat para lang maprotektahan ng isa't isa. Huwag kang mag-alala. Pagkakatiwalaan niyo ako ni Miss Alice. Manay, papasok na po ako. May pinuntahan lang po ako dito. Totoo ba yung narinig ko? Pinain ka ni Tatiana doon sa hustinong yon, kaya pala may video? Opo, Manay, pero wala naman pong nangyari. Bakit hindi mo sinabi agad, Emma? Kung sinabi mo yon, hindi na kita pinabalik yan sa mansyon. At hinding-hindi na talaga pagkatapos ng ginawa ng babaeng yan. Okay lang po talaga ako, Manay. Nag-usap naman na po kami ni Miss Tati, kaya nga papunta na po sila ni na Lola sa pulis ngayon. Kahit na. Hindi biro yung nangyari sa'yo, anak eh. Kasi pagkatapos nung kay Justino, may nagdala sa'yo at nagkulong sa'yo sa gubat. Nag-aalala ako eh. Kasi baka wala ka man lang nakausap. Kailangan mo ng doktor. Baka kailangan mo mas magpahinga. Baka mas kailangan mo ng mas alagaan kita. Habang nagpapagaling ka, ako na lang ang bahala. Pagaling.
tama ako, di ba? Anak, ang kailangan mo ngayon, mas yakap at proteksyon. At hindi mga dilatoryo magbibigay sa'yo niyan. Pagdating mo dito, mag-uusap tayo. Sige po, Manay. Salamat po. Sigurado ako, papahingihin ka ng manager. Okay lang ako. Eh, masandali. Iniwasan ka na ng babae, pare. Di mo ba naintindihan? Para sa'yo. Kalat na sa Las Espadas ang tungkol sa pagbisita ni Tatiana sa presinto. Nilipat ang atensyon sa kanyang mga polis. Hindi ko mapigilan sila mama sa mga katangahan nila. Pero ayusin ko to. Natawa ka man ba sila? May na-trace sila na waiter noon sa society pool na may record. Tama yan. Madaling paniniwala ng mga tao yan. Ang sabihin mo sa kanila, paaminin nila, onte, they know the drill. Ay, kailangan pa ba kayo? Wala na. Kaya na namin to.
yun ang nakikita niyo dyan? Ano pa rin ang mag-isa pumasok sa kwarto yung babae? Nalagyan niyo na ba ng camera yung isang kwarto? Di ba, ma'am? Kanina dapat, pero biglang dumating yung babae. Mr. Royer, di matibag, isa sa mga waiter nung gabi ng Lady Society Annual Ball. At na-trace namin sa kanya ang mga nawawalang gamit ni Mr. Justino Rivera na nanakaw nung gabi ng sayawan. At umamin din siya sa pagpatay kay Mr. Rivera. So pagnanakaw lang ang motibo, Mayor? Pero hindi ho ba na may ginalaman ang kapatid ninyong si Tatiana sa nangyari dahil sa history nila ng biktima? As far as police and my office are concerned, the crime was solved. Nahuli na ang kriminal. Dapat natin pasalamatan ating kapulisan sa mabilis nilang pag-aksyon. Meron pa kayo mga katanungan, nandito si Police Chief Alejandro de la Cuesta para sagutin ang inyong katanungan. Maraming salamat po. Mayor, totoo po itong nasa video? Ano masasabi ninyo? Video. Naglabas ng video? Anong galit mo kay Mayor? Ikaw bang pumatay kay Justino? Anong pakay mo?
ka sa mga tanong mo. Dahil baka mamaya hindi mo magustuhan ang sagot. Okay lang ho kayo? Ang sabi ko, i-report ninyo ang video na yun. Ano ba mahirap doon? Take them all down ASAP! Is it true? Of course not. Dinoktor ang video na yun, may naglagay ng mukha ko, they do that now. Really? Really, Felipe? Bakit? Hindi ka ba naniniwala? You know, I've always asked myself why I can't seem to do enough. Na kahit anong gawin ko para mapasaya ka, lagi na lang kulang. Alam mo, galit na galit ako sa sarili ko. Minaliit ko yung sarili ko. Kaya kahit sinasaktan mo ako, okay lang. I told myself I deserved it because I wasn't a good wife. All these years, Felipe, yan ay nayaan mong isipin ko. When the truth is, hindi ako yung kulang. Ikaw! Ikaw, dahil hindi ka naging totoo sa amin, hindi ka naging totoo sa akin. Malakas ka na sa akin? Dahil bakla ako? Hindi ako bakla. At kahit malambot ako sa pinakamalambot, hindi ka magiging malakas kesa sa akin. Dahil mahina ka. Mahina ka.
Ayaw mo raw kumain. Nasana magpalipas ng gutom. Alam mo, when I was growing up, habang yung mga kaibigan ko, pangarap maging piloto, maging abogado, alam mo kung ano pangarap ko? Pangarap ko na isang araw, I'd be strong enough to fight back against my dad. I had this fantasy na sa susunod na itataas niya yung kamuon niya kay Mom. Mauunaan ko siya. At siya naman ang makapagpagsak ko. Alam mo si Ma'am, kahit ilang beses na siya nasaktan, lagi pa rin niyang pinipilit na mahal kami ni Dad. In his own way. I always knew she was lying. And today, I was proven right. He hates us. Hindi kami yung pamilya na gusto niya. Hindi ito yung buhay na gusto niya. Alam mo yung pakiramdam na yun? To be unwanted by someone that's supposed to love you. Hindi mo ako dapat pinapasalamatan. Emma? Emma? Why did you do that? Emma, ano ibig mo sabihin? Yung video ni Mayor, ikaw ang may gawa nun, di ba? Oo, ako nga. And I have to thank you for the info na nakuha mo from Tatiana. Ang galing, no? Akala mo kung sinong maraming kabit, babaero, para lang pagtakpan yung totoong affair. Ang totoo, yung latest mistress niya, binayaran to pretend to be his mistress. Pinsan ng lalaking kalaguyo niya. Wala silang kinalaman dito. Sina Tita Alice, sina Luis, sina Lola Guata, wala silang kinalaman dito. Hindi mo ba naisip yung epekto sa kanila nung video? Hindi mo ba naisip kung anong pagpuprotect ang ginawa ko sa'yo? Papatayin ka ni Juan Felipe kung hindi pa ako dumating sa gubat nun. Tama.
tama lang yung ginawa ko kay Juan Felipe. Kailangan maturuan si Juan Felipe ng leksyon. Leksyon? Hindi yun yung dahilan kung bakit tayo nandito. We're not here to teach lessons, to ruin lives. Nandito tayo para hanapin kung sinong may kasalanan nung nangyari sa'yo. Hindi pa nga napatunayan na si Mayor yung may kasalanan. Sana naghintay ka muna. Sana naghintay mo na ako. Sawang-sawa na akong maghintay, Emma. Anong gusto mo? Makinig ako sa papa mo? Na dapat nasa Maynila ako. Nagtatago na parang ako ang masama. Hindi ako masama, Emma. Alam mo kung masama ako? Alam mo ginawa ko kung masama ako? Ha? Lahat ng pinagsususpensyahan ko, pinahablot ko sila. At pinapatay. Simple. Tapos na ang kwento. Pero ginawa ko ba? Hindi. Anong ginagawa natin ngayon? Naghahanap pa rin tayo ng ebidensya. Di ba? Alam mo kung sinong masama? Ayan, si Tatiana. Alam mo kung bakit masama si Tatiana? Ha, Emma? Alam mo, di ba? Ipinain ka niya sa pang-aabuso. Sino pang masama? Sino pang masama? Si Mayor Juan Felipe. Humablot ng inosenteng lalaki para lang pagtakpa ng sekreto nilang magkapatid. Napanood mo na ba, Emma? Yung kawawang waiter, pinaamin nila na siya ang pumatay kay Justino. Sigurado kong inosente ang waiter na yun. Pero makukulong siya. Bakit? Dahil utos ni Juan Felipe. Eto? Etong mayor na yan? Yan ang gusto mong protektahan? Hindi ko siya pinoprotektahan. O sino? Si Tita Alice, si Luis, si Lola Guada, ang mga Dela Torre. Hindi kita pinapunta, pinapasok sa pamamahay na yon para lumambot. Nandito tayo para maghanap ng baho nila. Diba? Nakakalimutan mo? Hindi. Nandito tayo para sa hustisya. Yun ang sinabi niyo, hindi po ba? Pupunta tayo dito para hanapin ang pumatay kay Javier de la Cuesta. Para hanapin ang taong nagtangkang pumatay sa'yo. Hindi na po ba totoo yun? Ano ba sa tingin mo ang ginagawa natin? Pero hindi na po ito hustisya eh. Justice is finding out the truth and making the person responsible pay. Hindi pa nga natin alam kung sinong may kasalanan, pero pinaparusahan niyo na po sila. Ginagawa mo rin silang biktima. Ginagawa ko silang biktima? Hindi sila biktima, Emma. Hindi sila inosente. Walang inosente. Everyone is guilty of something. Yung mga taong yan, hindi dapat sila hinahayaan na manira ng buhay ng tao katulad ng pagsira nila sa buhay ko. Kaya kung may mahanap ako ng laban para sa kanila, gagamitin ko, Emma. Wala akong pakialam kung madadamay yung mga kakilala mo. I did not sign up for this. Ano? Anong sinabi mo, Emma? You can't what? Huh? Lumalambot ka? Huh? Lumalambot ka na?
Hindi kita pinalaki para maging mahina. Inumpisahan mo to, Emma. Tatapusin mo. Tatapusin natin dalawa to. Is not available. You will be connected to the voicemail. Hello, Pa. Pa. Gusto ko nang kalimutan ng lahat. Gusto ko nang umalis. Pa. Si Camila. Nagugutom ako. Pwede mo ba akong samahan? Gusto mo ba? Dito ka nalang tumira sa akin. Dito ko? Kawawa naman si Camila. Sinubukan kong isuot dati ang salamin niya eh. Ang tinig mo na nakikita niya. Baka kaya lagi siyang malungkot. Pero huwag kayong mag-alala, Papa. Pangingitiin ko po siya. Kawawa naman si Counselor, no? So, the son of the scandalous mayor is here. How about body shots, Counselor? Gusto mo rin ba? Libre mo. Mario, gamit yung perang ninakaw ng tatay mo sa Las Espadas ko. You know what's saving your father's ass from being in jail? It's because he's friends with the mayor. Kaya mag-iingat ka sa lalong paninira ng pangalan ng tatay ko dahil pag nagkataon, pati pangalan ng tatay mo madadamay. Someone down. I should take notes from you, De La Torre.
umalis. Emma, Emma, gusto kong umalis. I wanna leave Las Espadas. Run away from everything. Gusto mo bang sumama sa akin? I know the past days have been really difficult. Ayaw mo bang tumakas? Kahit sandali lang. Salamat. Emma! Luna! Nakita ko yung killer bride. Kaya kung sinasabi nyo na sinungaling sa'yo, sinungaling rin ako. Walang kasalanan si Emma sa nangyari kay Sir Justino. Dahil biktima rin siya nung gabing yun. Ba't mag-isa ka dito? Pauwi ka na? Hindi. Kaalis ako. Saan ka pupunta? Sa festival sa Bernadera. Narinig mo na ba yun, yung Mad Festival? Masaya. Okay ka lang? Thank you.
La Torre. Nagmumukmuka pa din? I'm just waiting for someone. Aww? Is your girlfriend coming here to comfort you? Who is this boring na anak ng politician? And why don't I see any of your publicity photos on social media? I'm waiting for Emma. Seriously? Oh, I don't get it. What is with that girl? Pati ba naman ikaw? You know, unlike you and I, she has a heart. And I want to take that heart with me. I want to go somewhere for a while. At sabi niya, sasamahan ka niya. Sabi niya, mapunta siya dito. And I'm hoping to convince her. You know what? Yeah, I totally ship you two. Hashtag Luma. See? And I kind of have a deal for you. So, I can help you with Ghost Girl. But you have to help me with Elias. Yeah? Game? Hindi ko kailangan ng tulong mo, okay? Punta siya dito. Sigurado ka bang gusto mo sumama sa akin? Alam mo naman, ilang araw ako mawawalan, di ba? Baka nga sa susunod na araw na ako makauwi. Ayaw mo ba akong makasama? Ah, aba siyempre, gusto. Gustong gusto. Pero nakapagpahala ko ba kay Manaychu? Baka hanapin ka nun. Tatawagan ko siya. Pero okay lang ba kung mamaya na? Bakit naman mamaya pa? Nagtalo ba kayo? Wala. Kailangan ko lang makaalis. Kahit isang araw lang. Oh. Nahanap ka na ni Lover Boy. Don't forget about my offer. Okay? Cheers. Oh. Kung sino man ang naglabas ng video ng dad mo, I think it's really foul. Yung may karapatan na maglabas ng sekreto ng dad mo is just your dad. Basta, papaalam tayo kay Manaycho, ha? Salamat. May ginagawa mo, Elias. Alam mo, Emma, hindi talaga ako komportable sa gagawin natin to, ha? Kasi siyempre, isipin mo si Manaycho. Yeah.
kasama mo ba si Emma? Hindi eh, bakit? Tumawag siya sa akin eh, pero dumiretso sa voicemail. Mukhang may problema eh, gusto na daw umalis. Camila, ano ba nangyayari dyan? Nagkatampuhan kami. Dahil ayaw niyang mag-focus sa training niya sa kasino. Camila naman, halos ang bahing ka ng bata. Lahat ng gusto mo sinusunod niya. Ano, hindi pa ba sapat yun? So bakit pa kailangan palagi kang mahigpit sa kanya? Dahil kailangan niya ng guidance. She needs protection from herself. Okay. Well, anyway, I'm going to China. May mga kakausapin ako dun. Pwede akong umuwi dyan. Fabio, hindi na kailangan. Kaya ko na to. Tulad nga ng sabi mo, nakikinig naman sa akin ang batang yun. Camila, inaangturing sa'yo ni Emma. Huwag mo kakalimutan yun. Miss Alba! Tumawag ba dyan si Fabio? Hindi po, ma'am. Pero huwag po kayong mag-alala. Kaya po na napag-usapan. Sisiguraduhin ko pong ang alam niya ay nandito kayo ni Emma. Don't worry, Miss Alba. Ang core staff lang po ang nakaalam. At hindi sila susuway sa order niyo. Okay. Good. Pasensya na po. Close na po kami. Okay. Thank you. Sorry, nakatulog ako. Magalala, gising na gising naman ako sa hilik mo. Hindi ako pinatulog habang nagdadrive.
humihilig ako. Huwag kang mag-alala. Parang musika naman siya sa tingin. Cute. Joke lang. Elias! Ikaw na ba yan? Kuya Larry! Oh, sandali! Mahal! Teka, si Elias dumating. Dahan-dahan. Kala ko yun, no? Elias! Oh, dahan-dahan! Siyempre! Kumusta? Kumusta? Kamusta ang biyahe? Baby! Sinama mong girlfriend mo? Ako, Adelani, si Em ako. Kaibigan ko po yan. Pero gustong maging magkaibigan? Ikaw talaga! Kararating lang nila. Hiya tuloy. Naku! Magsiselos niya si Lala. Si Lala. Lala? Ah, oh, ano pang hinihintay natin? Pumasok tayo sa loob. Tanda ko, maalis tayo mamaya, ha? Oh. Yung gawain sa likod, tutulungan mo ako. Para sa'yo kay Lala. Lakas mo sa akin. Oh, tayo na. Okay, tanda. Ako, ikaw naman eh. O, nakapag-text ka na? Opo. Naku, pasensya ka na sa signal dito sa lugar namin, ha? Medyo malayo talaga ito sa pinakabayan. Okay nga po, eh. Tahimik. Tulungan ko na po kayo. Ay, sige. Salamat. Ate Lani, paano niyo ho nakilala si Elias? Na-hospital lang anak namin na si Lala sa Las Espadas noon. Ayan siya, oh. Isang araw, nag-deliver doon ng mga bulaklak si Elias. Hindi naman namin siya kilala, pero nag-click sila agad. Kuya Pogi pa nga ang tawag niya dyan kay Elias, eh. Crush na kasi. Simula noon, araw-araw nang bumibisita sa amin si Elias. At lagi niyang binibigyan ng bulaklak si Lala. Tulog pa ho siya? Habang buhay na siyang tulog, patay na siya. Dengue. Sayang nga hindi namin inabutan yung libreng pabakuna. Gusto sana namin siyang dalhin sa Maynila, pero mahirap lang naman kami. Umagsak pa ng 7 pesos kada kilo ang palay namin. Pero, alam mo, yung mga huling sandali ng anak namin, naging masaya siya dahil kay Elias. Kaya malaking parte ng buhay namin si Elias. At nung nalaman ko nga na buntis ako ulit, pinaalam agad namin sa kanya. At kinukulit talaga namin na bumisita siya dito. Napakabuti at totoong tao niyang si Elias, Emma. Mahirap na sa ngayon makahanap ng lalaking katulad niya. Di ka magsisisi kung pipiliin mo siya. Santo! Kaya pakalapag na lang dyan, ha?
kahit saan. Ito na lang, ha? Yung puno na rin hanap mo, di ba? Dako pa roon. Tara, dinata. Pinagawa niyo? Ipapakilala lang ng mga misaan niya. Hindi ganun. Emma, Emma, okay ka lang? Emma! 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 Elias! Dito na ako para sa'yo. Sabi na ako'y sa'yo. At ikaw ay akin. Kuya! Sandali! Sandali! Vicky.